again, guys. This is what is your name? Muhammad Said. Muhammad Said. This is Muhammad Said. Will explain us how to operate the hydraulic excavator. So, Mr. Muhammad, what is this for? What? This is lever. Lever, huh? For this is for what? This is a button. Open and close. Open and close. Bakit? Yes. And this one also is. This is swing. Swing. And stick. Okay. Yes. So how about this one? This one that this here. This is pedal. For Pedal up. This is for trackpad, huh? Yes. Okay. So can you give us something example how to make an proper operation for this excavator. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So ngayon, guys, si Mr. Muhammad ay titingnan natin para makita yung execution ng paano mag excavator. Yan. So, ang proper procedure niyan ay ganito. Ang lalim ng huhukayin niya ay 2 meters by 4 meters. So, kailangan niya munang i-check yung surrounding niya. I-check niya yung surrounding niya. So, kung bago ang ano niya. So, ito na ngayon. Yan. Proper position niya, ganyan. Yung length ng ganyan yung ganyan magkuha ng examination sa thread test ng Aramco. Ganyan. Yan yung magandang halimbawa. Yan. Lagay muna sa gilid. Sa gilid lang muna ilagay. Yan. Yan yung proper. This operator is very good. You know how to handle very carefully, smoothly, so walang alog yung bako niya, so walang issue yung bako niya sa pag-ooperate niya. Talagang maingat siya. So dapat po tayo mga operator ay ingatan po natin yung pag-handle natin ng bako, lalong-lalo na ng examination. Tingnan nyo, wala siyang rush, wala siyang kaba, walang nervous, kaya maganda yung pagka-execute niya. Ayan, ang lalim niyan ay ang hukay niya ay 2 meters by 4. So ngayon sa nakikita natin ay maganda yung pinapakita niya sa atin na example paano mag-thread test sa Aramco, Saudi Aramco examination for license or Saudi Petroleum Services Polytechnic. Ganito po yung thread test na ginagawa na required po. Pero hindi ko lang alam kasi iba-iba kasi yung assessor Iba-iba yung assessor na utos sa assessor. Basta yung mga experience namin dito, yung mga pumasa na dati, ganito yung mga pinagbibigay ng mga instruction.
So this is the proper way how to handle the hydraulic excavator smoothly and nicely operation. See, kita nyo? Straight na straight. Very good na very good. Every time na mag-move kayo po, ganyan. Every time na mag-move, titingin sa likod, talagang i-ano mo yun talaga para makita mo yung likod niya. Every time mag-reverse kayo, hindi po yung reverse na kaang sasakyan. Every time, ganyan po. So, kailangan nyo pong obserban yung likod nyo. Kailangan ganyan, 360, makaka-360 naman kasi at saka yung bucket nyo, nakaganyan talaga yung pag-move nyo, pag-ano nyo, travel nyo. Yan, lilinisan niya yan. Yan. Minsan naman kasi may mga instruction tayo na hindi pwedeng mga ganyan-ganyan. Ano, i-swipe natin yung bucket kasi hindi naman daw pang swipe. Pero po, maliit na bagay lang po yan. Kumbaga, linis lang po yan. So, okay lang po yan. Tsaka, kasi nilinis lang po yung ano natin. Yung kumbaga, yung hukay natin. Yan. Para makita niya po yung saktong distance kung saan yung butas na ano. Saan niya, kumbaga, gumawa po siya ng marking. Ganyan po. Kailangan lang po tayong mautak po tayo sa trabaho. Kailangan lang po tayong maano sa mga technique. Kailangan may mga technique tayo. Ayan. Tingnan mo yung technique niya. Nakikita niya yung gilid niya. Diba ganyan? Ayan. Nakataas yung bucket niya parati pang nagmumove. At saka every time tatandaan natin, pag magliliko tayo, isang trackpad lang po yung gagamitin natin. Hindi pwede yung dalawahan. Sir, thank you so much. Welcome. You did a great job. Very good, very smooth. Thank you so much. What is your name again? Muhammad Said. Muhammad Said. Thank you so much, sir. For me, you're pass 100% sure. Thank you so much. So, ayun, nakita natin ano. Maganda yung execution niya. So, papasalamat tayo sa operator natin ng ano, inulakan niya tayo ng pinakitaan niya tayo ng magandang example kung paano mag-thread test sa aram ko examination. So, para makakuha ng lisensya sa heavy equipment, especially sa hydraulic excavator. So, maraming salamat, mga buddy, sa pagsusubaybay. O, ano, huwag nyo pong kalimutan sa pag-subscribe sa channel natin, YouTube channel natin, is Flying Buddy 26 po. So, maraming salamat po. Subaybay lang po kayo sa channel natin para may maganda tayong mga ibahagi sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa iba equipment ay may share namin sa inyo. So, maraming salamat po.